Saan na iwan yung cellphone niyo? Kanina patawag ng tawag si Romulus. Pa, ba't ngayon ka lang sumagot? Kanina pa ako tawag ng tawag. Siyempre, inaasikaso ko yung mga kliyente natin dito. Bakit? Well, naisahan ka na naman ang mag-aasin mong asawa. What do you mean? Ayun, tumakas. Dala-dala yung anak ninyo. Ano? Siguro, sumakay dun sa van na nagpunta riyan. Kaya halukugin yung mabuti ang buong warehouse. Eros, ayusin mo to. Hindi dapat malaman niyang asawa mo kung anong ginagawa natin. Kung hindi, magkakaledge-ledge tayong lahat. Gentlemen, it's been a change of plans. Something has come up and we have to cut this meeting short. But if you have any questions, you know how to contact me. We look forward to doing business with you in the future. Thank you. Please return the diamonds. Sir, let's go. Thank you. Thanks. Sigurado kayo sa tip nyo? Diamond smuggling. Sir, diamond smuggling? Baka yun na yung lead na hinihintay ko, sir. Sige pa, magpapadala kami ng tao ngayon din. Okay. Oh. May transaction daw na nagaganap sa address na yan. Malapit lang yan dito. Silipin nyo. Okay, sir. Elmo! Ikaw ang bahala dito. At i-lock niyo lahat ng mga labasan, okay? Yes, sir. Pumasok sa kontak mo? At akala mo kaya mong itakas yung bada sa akin? Hindi ko tinatakas yung anak ko. Nilalayo ko lang sa walang yaang pamilya! Ipasok mo to sa utak mo, ha? Akin ka na, Anessa. Iris, bakit? Hello, Leandros. Sorry sa storbo, ah. Pero may problema kasi. Si Ate Anessa at ang baby nawawala. Ano? Aba! Dama pa rin, dama! Daling siya sa ospital, ha? Yes, sir. Hindi, okay lang ako. Kaya ko to. Ano ba talaga nakita mo sa warehouse? Bernard, pagpahingin mo muna siya. Uminom ka muna. Kailangan mo magpunta sa ospital. Okay lang ako.
Kaya ko to. Basta ipangako nyo lang sa akin na mabubulok yung hype niyan sa kulungan. Hindi basta-basta ang kaso mo, Mr. Diomedes. Matagal na namin kayo minamanmanan. Anong meron sa warehouse? I want my lawyer. Mr. Diomedes, anong nagaganap sa warehouse? May meeting ako sa nagre-rent ng warehouse. Pinag-usapan lang namin yung renewal ng kontrata niya. Sa 10 oras ng gabi. I'm a busy man, okay? Yun lang ang availability na nagre-rent. So, in-accommodate ko siya. Hindi mo ako mapapaniwala sa mga alibay mo, Mr. Diomedes. May mga nakita kaming diamond sa warehouse. How many times do I have to tell you? Hindi sa akin yun. Doon yun sa nagre-rent ng warehouse. Hindi ko alam kung anong gusto mong parabasin. Alam mo, hindi ako dapat magsalita. I'm gonna wait for my lawyer. Ikaw ba may gana mag-akusa? Kung tutusin, marami kang dapat ipaliwanag, Mr. Diomedes. Nakuha mo pasakta ng asawa mo. Alam mo bang patong-patong na kasong pwede namin i-file sa'yo? Domestic dispute. Ay, yun talaga nangyayari sa mag-asawa, di ba? Wala kang pakialam sa problema namin mag-asawa. Babae lang ba kaya mo? Isipan mo yung gagawin mo, Mr. Diomedes. Baka matagtagan ang kaso mo. Nagka-problema lang kami ng asawa ko. Pero wala kayong mapapatunayan. Lahat ng operations namin, legitimate. So ngayon, wala pa. You can't detain me here. Wala kayong kaso sa akin. You don't even have a complaint. Relax ka lang, Mr. Diomedes. Inasikaso na namin yan. Pero kung ako sa'yo, aminin ko na para gumana ang sentensya ko. Pasensya ka na, anak, ha? Hindi ko sinasadyang maging ganito kagulo. Pero hayaan mo. Simula ngayon, pangako ng nanay sa'yo, magiging maayos tayo. Kahit tayong dalawa lang, magiging okay tayo. Ginawa nitong magaling mong asawa. Pa, please. Bakit? Ipagtatanggol mo pa ngayon? Pa, not here. Okay, please. Totoo naman, di ba? Mula nung nakilala mo yung babaeng yan, nagka-leche-leche na ang buhay mo. Pwede ba? Sa bahay na lang ninyo pag-usapan yan. Aminin ko sa inyo, hindi magiging madali ang masusunod na araw. Hindi naman siguro kaila sa inyo na kilala ang mga pamilya ng Diomedes. Sigurado ako maraming press dyan na mangungulit sa inyo paglabas nyo ng opisinang to. Pero huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo. Bakit naman kami maniniwala sa'yo? Bakit naman hindi? Dahil sinungaling ka. Ang una mong pakilala sa amin, ahente ka. Interesado ka sa asina namin. Ginagamit mo lang pala kami? Anessa, kinailangan ko gawin yon. Dahil sinusubaybayan ko yung pamilya ng Diomedes noon pa. Kasama sa investigasyon mo. Eros. May nakita ba si Anessa? I'm not sure. Pa, please, I just wanna go home. Kung nung muna pa kasi, ginamit mo yung kukote mo sa pagpili ng babae. Sana hindi ka nagkakaproblema ng ganito. Hello, Colonel. Yeah, Romulus here. Kumusta na? Compadre, I need your help. Sa lahat na pinagdaanan ko, sa palagay mo ba, ganun kadali para sa akin ang maniwala sa'yo? Anong kasiguro doon ang ibibigay mo sa akin na hindi mo ko gagaguhin uli? Alaga daw ng batas. Hindi ko hayaan na may mangyari sa inyo. Mapagkakatiwalaan niyo ako.
Anong ibig mong sabihin na hindi tayo makakapagpiyansa ngayon? Sir, napasa na po ang request of bail natin sa fiscal's office. Kaya lang, mag-aalas 5 na po, weekend, mukhang masasaraduhan po tayo. Wala akong pag-aalam. Gawa mo ng paraan nito. I'm so sorry, Mr. Diomedes, pero... Hindi ko kailangan ng sorry mo. Ang kailangan ko, mapiyansahan mo ang anak ko para makalabas. Ano ka ba? Ang laki-laki ng binabayad ko sa'yo. Tapos, simple case ng bail, hindi mo magawa ng paraan? Teka, sandali. Kung hindi mapapiyansahan si Eros ngayon, ibig sabihin nun, hindi siya makakaalis dito. Doon siya sa kulungan. Ganun na nga po yun, ma'am. Dahil Biyernes po ngayon, sa Monday pa po, maayos ang release orders ni Eros. Are you out of your mind? Ayoko matulog dito. Ano, Anessa? Masaya ka na? Nagawa mong ilugmok sa kahihiyan ng anak ko. Wala akong kasalanan sa anak niya. Siya ho ang may gawa niya sa sarili niya. Kung tutusin ko lang pa nga yan sa tindi ng pinagdaanan namin ang anak ko sa kanya. Gusto sana namin makiusap sa'yo, Anessa. Huwag kang makiusap sa kanya, Helena. Hindi man ho ako edukadong tao tulad ninyo. Alam ko naman ang tama sa mali. At ang alam ko lang kung nasan man si Eros ngayon, nararapat lang sa kanya yun. Ang hirap naman kasi sa inyo eh. Gagawa na lang kayo ng kawalangyaan, hindi niyo pa hinusayan. Pwede na kayo umuwi, Mrs. Huwag lang yung po muna kayo magpapalit ng numero o nililipat ng address. Para kung may kailangan kayo sa amin, madali nyo kami makontak. Ito nga pala yung calling card namin. Mawalang galang na po, pero hindi po ba dapat bigyan nyo ng proteksyon ng anak ko? Eh nakita nyo naman kung gaano kasama ang mga Diomedes eh. Baka balikan pa nila ang anak ko. Huwag po kayong mag-alala, Mrs. Panaligan. Inaayos na po ang papeles para sa witness protection program. Mabuti naman kung ganun. Anessa? How could you do this to me? Mahal kita. Wala akong kasalanan sa'yo, Eros. Kung tutuusin, ikaw ang maraming atraso sa akin. Pero alam mo, mas galit ako sa sarili ko. Dahil sa kabila ng lahat ng ginawa mo sa'kin, nagawa ko pa rin magtiwala sa'yo. Kasi akala ko ngayon may anak na tayo, nagbago ka eh. Hindi pa rin pala. Nung nagsabog ata ang Diyos ng katangahan, sinalo ko lahat. Kasi muntik na, konti na lang. Napaniwala mo ko na may konti pang kabutihang natira sa'yo. Naiintindihan ko na masama ang tingin mo sa akin ngayon. Pero hindi mababago ang nararamdaman ko sa'yo. Mahal ko kayo ng anak natin. Pinagsisisihan ko na minahal kita, Eros. Kung ako lang ang masusunod, dapat habang buhay kang makulong. Mas gugustuhin kong lumaki ang anak ko na walang ama kesa malaman niyang ikaw ang tatay niya. Hindi mo ako pwedeng ipakulong dito, Anessa. Alam ko kung anong nakita ko. Pero wala kang mapapatunayan. Nasa panig ko ang katotohanan, Eros. Anessa. Anessa, please. Huwag mong ilayo sa akin ang anak ko, please. Anessa, mahal ko kayo. Anessa! Romulus, please. Please do something. Get Eros out of jail. Narinig mo ang sinabi ng attorney, hindi ba? Kailangan maghintay tayo hanggang Lunes bago tayo makakapagpiyansa. But I can't stand seeing na nandiyan siya sa jail. Kawawa naman ang anak natin. Well, serves him right. Yan ang napala niya dahil dyan sa mag-aasin na yan. Siguro naman ngayon, magtatanda na siya. Pero sa dami ng mga kilala mo sa gobyerno, I'm sure meron makakatulong sa'yo. Elena, pwede ba? Kanina ka pa daldal ng daldal eh. Nakakabingi ka, I'm reading here. Eh, ang sa akin lang naman kasi, baka may makatulong sa'yo para... Tama na!
Tumigil ka na ko, hindi ikaw masasaktan sa akin. Nakausap ko na yung hepe namin kagabi. Nireview niya yung papeles ng request natin for witness protection program. For endorsement siya. Kaya alam mo kang magkakaproblema tayo. Bakit? Anong problema? Medyo nagka-problema sa technicality. Hinahanapan tayo ng ebidensya tungkol dun sa transaksyon na nakita mo. Hindi pa ba sapat yung testimonyo ng anak ko? Magagamit naman natin yung testimonyo ni Anessa. Kaya lang po, mas malakas sana yung kaso natin kung may mapapakita tayong ebidensya na susuporta dun sa testimonyo ni Anessa. So, paano yan ngayon? Sa ngayon, mukhang hindi tayo magagrant ng witness protection program. Kailangan dumito muna kayo sa bahay ni Nancy. Paano siya mabibigyan ng proteksyon? Unless may makitang panganib o banta kay Anessa. Ay, sus Mar Joseph, hihintayin niyo pa na may mangyaring masama sa anak ko bago niyo siya maproteksyonan? Hindi naman ho sa ganun. Maaring walang proteksyon may bibigay ang ahensya ngayon. Pero wag po kayo magalala. Nandito po ako. Hindi ko po kayo papabayaan. Iris, anak, kanina mo pa pinaglalaroan yung pagkain mo. Wala akong gana, ma. Besides, mahirap naman talaga kumain ng ganito eh. Knowing na nasa jail si kuya. Anak, please. Huwag natin pag-usapan ito sa harap ng pagkain. Ma, ano ba talaga nangyayari? Iris, we have everything under control, okay? Parang ang hirap po yata ng gusto niyong mangyari eh. Gusto niyong ituloy ng anak ko ang pagtetestigo niya dun sa hayop na yon. Pero hindi niyo mapoproteksyonan yung anak ko at ang apo ko? Aling Demetria, pinapangako ko po. Hindi ko pahabayaan ang anak niyo. Huwag ka na mangako. Sawa na rin naman akong umasa. Ang huling tao na ngako sa akin, siya pa yung tao naglagay sa akin sa kapahamakan niya yun. Kaya please lang, sawang-sawa na akong umasa. Sawang-sawa na rin ako sa mga pangakong napapako. Hindi niyo pa rin po sinasagot yung tanong ko. Bakit po ba kayo ganyan? Bakit ba minsan pakiramdam ko hindi ako parte ng pamilyang to? Bakit parang may sarili kayong mundo nila, Kuya Eros, na kayo lang yung nakakaalam? Eros, please, anak. Ang laki na ng problema namin eh. Basta walang kasalanan ang kuya mo, okay? At na-set up lang siya. Kagagawan lahat yan ng Anisang yon. Wala namang kakilala sila ni Eros. Nagkamalas-malas na ang buhay ng kuya mo. At sana naman, matauhan na yung kapatid mo. Hindi kaya mas magandang umuwi na lang tayo sa probinsya. Doon marami tayong mga kapitbahay na puprotekta sa atin. Ako na, Demetria. Kahit yung isang barangay pa ho ang tumulong sa atin, hindi uubra dun sa mga hayop na yon. Ang gulo-gulo na yan. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Anessa. Sorry, Naya. Kasalanan ko lahat to eh. Hindi naman kita sinisisi sa mga nangyayari. Alam ko naman yun, Nay. Kaya lang, kahit balibalik na rin naman natin yung mundo. Ako naman talaga yung may kasalanan kung bakit tayo naiipit sa ganitong klaseng gulo eh. Akala ko kasi disenteng tao si Eros eh. Akala ko na yung para ba siyang, alam mo yung fairy tale na nagkatotoo. Akala ko kasi ganun. Mali. Maling-mali. Ngayon ko lang napatunayan na hindi ko pala talaga kilala yung taong pinakasalan ko. Sorry talaga, Nay. Alam, mahalaga ko, Nay. Alam, mahalaga ko ng maling lalaki.
Laking pasalamat ko at hindi ka nila nakuha sa akin. Ikaw na lang ang natitirang yaman ko. Mahal na mahal kita, anak. Matatapos din ang gulong to. Hindi ako papayag na mapahama ka. Pangako, anak. Kahit buhay ko pang maging kapalit. Simpleng babae with a pure heart. Simpleng babae who has so much love to give. Simpleng babae na willing isacrifice ang lahat para sa mga taong minamahal niya. Because that simple girl can make me feel better with just a smile. Demonyo ka talaga? Demonyo. Pero mahal ko na demonyo ito. Mahal ko kayo ng anak natin. Pinagsisisihan ko na minahal kita, Eros. Kung ako lang ang masusunod, dapat habang buhay kang makulong. You just go.